Hindi hadlang ang pandemya para makagawa at magbenta ng dekalidad na mga alahas. Ito ang dahilan kung bakit di naapektuhan ng negosyo ng pamilya Dizon na isa sa permanenteng jewelry designer sa Asia. Sa katunayan, ipinasya ng pamilya na sa kanilang bahay na muna manatili ang kanilang mga gumagawa ng alahas pero sinusunod ang health protocols ng gobyerno. Si Maylin Mariano Rivera sa detalye. Maraming hanap buhay ang naapektuhan dahil sa pandemya. Pero meron pa rin nagpapatuloy, gaya na lamang ng jewelry business. Ayon kay Candy Dizon, na anak ng sikat na jeweler na sina Sinen at Jewel Dizon, hinahanap pa rin ng mga customer ang kanilang produkto. Kaya naman bilang pag-iingat at makaiwas sa pandemya, sa kanilang bahay na pansamantalang nanunuluyan ang kanilang mga gumagawa ng alahas. Kitang-kita ang pagsunod ng mga ito sa ipinatutupad na health protocols. Bukod sa layo-layo sila ay naka-face mask. Ayon pa kay Miss Candy, mas gusto ng kanilang mga customer sa ngayon ang mga disenyong pwedeng gamitin sa araw-araw. And so clients would still come here and have their orders made and see our stock available in the house. And we're able to do quite well with it. Okay. Sinabi pa ni Miss Candy na marami sa kanilang mga customer ang nakakapag-isip na kaysa itago sa bangko ang kanilang pera ay mag-invest na sa jewelry. Anya, hindi tumitigil ang kanilang mga customer sa pag-o-order dahil tinitiyak ang kanilang kaligtasan at pagiging active sa online. Stay in your bubble as much as you can and we will just be the one to assist you in how to get your jewelry. Para sa Eagle News, Maylin Mariano Rivera, we live in interesting times.